دي اللي مش شغاله. Ating suriin sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Sa pagbabalik ni Aguinaldo sa Pilipinas noong Mayo 19, 1898, nakipagtulungan siya sa mga Amerikano sa pamumuno ni Commodore George Dewey upang labanan ang mga Espanyol sa pag-aakalang walang masamang hangad ang mga ito na sakupin tayo. Noong Mayo 24, 1898, itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang diktatorial upang maisakatuparan ng mabilisan ang mga dapat gawin para sa ating bansa. Ito ay nagtagal lamang ng 5 araw dahil pinawalang bisa ito. Kahit hindi pa nasusupil ang mga Espanyol sa ibang panig ng bansa, ipinag-utos ni Aguinaldo na ipahayag na ang kasarinlan ng Pilipinas sa kabila ng pagtutol ni Apolinario Mabini. Ang makasaysayang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas ni General Emilio Aguinaldo ay naganap noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Sa araw na ito, iwinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas. Ang ating watawat ay dinisenyo sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo, kasama sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Edad. Kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Marcha Nacional Filipina na nilikha ni Julian Felipe. Ang unang pamagat nito ay Marcha Filipina Magdalo. Ngunit hindi nagtagal ay pinalitan ito ng Marcha Nacional Filipina, ang banda ng San Francisco de Malabon o mas kilala sa tawag na Banda Matanda, ang unang tumugtog nito. Dahil walang titik o liriko ang pambansang awit, hindi ito maawit ng mga mamamayan at mga kawal na Pilipino. Hanggang sa makilala ang isang makatang kawal na nagngangalang Jose Palma na sumulat ng isang tulang pinamagatang Filipinas. Sa ganda ng mensahe ng tula, ito ay ginawang liriko ng pambansang awit na binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang deklarasyon ng kalayaan na kanyang sinulat sa wikang Espanyol. Ang makasaysayang dokumento ay nilagdaan ng 78 katao sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Nakapirma rin ang isang Coronel L.M. Johnson ng hukbong Amerikano. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung gayon, alam kong handa na kayo na sagutin ang mga sunusunod na katanungan. Sa unang tanong, bakit bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas? Ikalawa, bakit mahalaga ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas? Pangatlo, bakit ganoon ang kanilang naramdamang kaligayahan sa ating paglaya? At ang huling katanungan, ano ang naging bunga ng pangyayaring ito sa atin sa kasulukuyan? Ating pagyamanin. Batid kong marami kang nalaman tungkol sa ating aralin. Kaya naman, ang gawain ito ay inihanda para sa iyo. Sa gawain A, iguhit sa malinis na papel at kulayan ang watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa araw ng ating kalayaan. Tapos na ba mga bata? Dumako naman tayo sa gawain B. Hanapin sa loob ng kahon ang mga kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Tapos na ba mga bata? Magaling! Ngayon, ating pagyamanin. Batid kong marami ka nang nalaman tungkol sa ating aralin. Kaya naman, sa gawain C, kilalanin kung sino ang mga nasa larawan. Piliin sa loob ng kahon ang kasagutan at isulat ito sa sagutang papel. Narito ang mga larawan.
Ang unang sagot sa unang larawan ay si Emilio Aguinaldo. Sa ikalawang larawan, siya ay si Julian Felipe. Sa ikatlong larawan, siya si Marcela Agoncillo. At sa ikaapat na larawan, tama, siya si Jose Palma. At ang pinakahuling larawan ay si Ambrosio Rianzares Bautista. Magaling mga bata! Sa gawain di, isulat sa sagutang papel kung ang pahayag ay tama o mali. Sa unang bilang, nakipagtulungan si Aguinaldo sa mga Amerikano sa paglaban sa mga Espanyol. Pangalawang bilang, bumalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong upang kumampi sa mga Espanyol laban sa mga Amerikano. Ikatlong bilang, pabor si Apolinario Mavini sa pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas kahit di pa tapos ang labanan sa ibang bahagi ng bansa. Ika-apat, idineklara ni Aguinaldo ang kalayaan noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. At ang panglima, labis na kaligayahan ang naramdaman ng mga Pilipino sa pagkakadeklara ng kalayaan ng bansa. Ngayon, ating sagutin. Ang unang bilang ay magaling! Tama ang sagot. Sa ikalawang bilang, magaling! Mali! Sa ikatlong bilang, mali! At sa ikaapat na bilang, tama! At ang pinakahuling bilang, tama ang sagot. Ngayon, ating pagyamanin. Sa gawaing ito, sumulat sa sagutang papel ng limang kabutihang na idulot ng kalayaan sa panahon natin ngayon. Ilagay ang mga ito sa loob ng graphic organizer. Para naman sa gawain F, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa pagkakadeklara ng ating kalayaan. Isulat sa sagutang papel ang bilang isa sa pinakaunang nangyari at lima sa pinakahuli. Una, tinapos ni Julian Felipe ang pambansang awit noong Hunyo 11, 1898. Ikalawa, bumalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong noong Mayo 19, 1898 at makipagtulungan sa mga Amerikano. Pangatlo, nag-uumapaw ang kasiyahan ng mga Pilipino sa araw ng pagdeklara ng kalayaan. Ika-apat, noong Mayo 24, 1898, itinatag ni Aguinaldo ang pambansang diktatorial. At ang panghuli, ipinahayag noong Hunyo 12, 1898 ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Ngayon, ating alamin ang mga tamang kasagutan. Ang unang bilang, bumalik si Aguinaldo mula sa Hong Kong noong Mayo 19, 1898 at nakipagtulungan sa mga Amerikano. At ang ikalawa ay noong Mayo 24, 1898, itinatag ni Aguinaldo ang pambansang diktatorial. Ang ikatlo, tinapos ni Julian Felipe ang pambansang awit noong Hunyo 11, 1898. At ang ikaapat na pangyayari, ipinahayag noong Hunyo 12, 1898 ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. At ang pinakahuli, nag-umapaw ang kasiyahan ng mga Pilipino sa araw ng pagdeklara ng kalayaan. Mahusay mga bata, batid ko na nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot. Ating isa-isip. Binabati kita sa iyong masigasig na pagsagot sa mga katanungan, kaibigan. Sa bahaging ito, ay inaasahan ko pa rin na magagawa mo ang mga sumusunod na pagsasanay. Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang katlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin.
Tapos na ba mga bata? Magaling! Ating isagawa. Upang matiyak kung talagang naintindihan mo ang araling tinalakay sa module, ito ay naglalaman ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o sa realidad ng buhay. Sagutin ang tanong, paano mo mapapahalagahan ang kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan matapos mong malaman ang pinagdaanan ng mga bayaning Pilipino para makamit ito? Sa iyong sagutang papel, gumuhit ng hugis puso at isulat ang iyong sagot sa loob nito. Tapos na ba mga bata? Mahusay! Binabati kita, kaibigan, dahil nakaabot ka sa parting ito. Tiyak, marami kang natutuhan sa mga aralin sa module na ito. Ngayon, ating tatayahin ang iyong kaalaman sa nakalipas na aralin. Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang competency. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Umpisahan na natin mga bata! Noong Hunyo 12, 1898, ang tamang sagot ay Araw ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ikalawa, sino si Ambrosio Rianzares Bautista? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter B. Siya ang sumulat at bumasa ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Bansa. Sino naman si Emilio Aguinaldo? Mahusay! Ang tamang sagot ay Letter D. Siya ang pangulo ng bansa na nagdeklara ng ating kalayaan. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay Letter A. Ang Pilipinas ang pamagat ng tulang naging titik o liriko ng pambansang awit. Ano naman ang Marcha Nacional Filipina? Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay Letter E. Ito ang pamagat ng pambansang awit na isinulat ni Julian Felipe. Magaling ang ginawa mo, kaibigan. Natapos mong sagutin ang mga gawain na naririto. Ito na ang huling pagsubok na gagawin para sa aralin. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa mga bayaning nagsakripisyo upang makamit ang ating kalayaan. Isulat ang liham sa sagutang papel. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Kung gayon, muli ako si Teacher Edrose na nagsasabi na mag-aral ng mabuti. Maraming salamat!